Magandang araw po mga kaibigan. Maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng naging mapagmalaki sa kanyang mga magulang. Siya ay si Myla. Napakabait ng aking mga magulang. Sa tuwing madarap pa ako, sila ang tumutulong sa aking bumangon. Hindi kasi ako nakikinig sa kanila, kaya madalas akong magkamali. Handa na ang hapunan, Myla. O tayo na kumain. Una na kayo, Nay. Wala akong gana. O at bakit wala kang gana? Dahil napagsabihan ka ng tatay mo, kaya naiinis ka. Eh, hirap naman kasi sa kanya eh. Nangahatol agad. Hindi pa naman niya lubos na kilala si Walden. Anak, pinangangaralan ka lamang ng tatay mo. Dahil ayaw niyang madapa ka sa pangatlong pagkakataon. Eh, magkakaiba po ang mga lalaki. Iba si Walden sa dalawang lalaking una ko sinamahan. Myla, huwag mo sabihin gusto mong sumama sa lalaking yon. Mabuti nga hindi ka nagbuntis sa dalawang mong unang sinamahan eh. Makinig ka naman sana sa amin, anak. Ingatan mo naman ang iyong sarili. Ang bihira talaga, sir mo na naman. Oo, mag-iingat na ako. What? Dito ka susunduin ang jowa mo? Eh, bakit detach? Para hindi ako masermo na ni na inay at itay. Sige na naman, Rico. Oh, pumay ka na. Rica is my name, ano? Kasin kita, pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin knows ang gusto kong tawag mo sa akin. O nga pala, Rica. O sige na, pumay ka na. Umiiwas lang naman ako makagalitan sa bahay eh. Kasi nabibingin na ako sa kanila. Ikaw talaga? Alam mo, nagmamalasakit lang sa'yo sina Chung at Chang. Dahil twice ka lang nagkamali. Twice ka pang nakipag-live-in and then bigo ka pa rin. O hindi na mangyayari uli yun. Sure ka? Oo naman. Dahil mayaman si Walden at mahal na mahal ako. Kung ganun, balak mo nang makisama sa lalaking yun. Eh paano naman sila Chanelia at si Jomeng? O di bahala sila. Kaya naman nila eh. At bahala na rin ako sa buhay ko. Wow! Ang ganda nitong apartment na kinuha mo sa akin, Walden. Lalo na itong kwarto natin. Eh, siyempre. Hindi kita ititira sa pangit na lugar. Patay na patay yata ako sa'yo. Talaga? Naman. Totoo yan, ah. Oo. Kasi, diba sabi ko naman sa'yo, dalawang beses na ako nasaktan. Umuwi ako luhaan sa mga magulang ko. Iba na ngayon. Hindi ka na uuwing luhaan sa kanila. Dahil hindi kita sasaktan. Paano kapag nalaman ng asawa mo? Kaya nga kita tinira sa malayo eh. Para hindi niya malaman. O ano, Rica? May balita ka na ba tungkol sa iyong pinsan? Wala pa rin ho, Chanelia. At hindi pa naman po siya tumatawag sa akin. Oh, batang yun talaga. Ilang beses nang nabigo, mapusok pa rin. Oh, at kapag napapangaralan eh, nagagalit pa. Tinawagan niyo na po ba siya? Oo. Pero hindi na makontak yung number niya. Naku! Baka nagpalit siya ng SIM card. Talagang iniiwasan niya tayong lahat. Ang inaalala ko, baka mas grabe ang mangyari sa kanya ngayon kaysa noong mga nakaraan niyang pakikipag-live-in. Chong, sana huwag naman po. Kung sakaling mangyari yun,
wala na tayong magagawa. Siya ang naghanap ng kanyang kapalaran. Hello, pinsan. Ano, kumusta ka na? Bruha ka! Bakit na ka lang nag-call? Tinatawagan kita. Ayaw na mag-contact ng city mo eh. Eh, punta kasi kami ni Wadid sa Boracay. Sa linggo kami ron. Yung ganda pala dun, oh. Hindi nakakasawa. Tapos, nag-Baguio din kami. Isang linggo din kami doon. Yun talaga, ha? Alam mo, alalang-alala sa'yo sila Chang at Chong. Hindi na ako babalik dun. Myla! Maligaya na ako sa buhay ko rito kay Walden. Yun na lang sabihin mo sa kanila. At huwag na rin kamo nila akong tawagan. Pinsan, matanda na sila. Kailangan ka nila. Alam mo naman, ikaw lang ang anak nila. Oo, kaya nila yun. Tsaka, hindi ko rin obligasyon batayan sila habang buhay. May sarili din akong buhay, ano? Ano? Walden, matatagal lang ka bago makabalik dito? Oh, Myla. Bakit? Eh, nakakahalata na si Merced. Yung misis ko. Mayroon na. Ayoko malaman niya kung saan kita ibinabahay. Baka iskandaluhin ka niya. Ne? Sana kasi iwalayan mo na. Para dito ka na lang sa akin. Hindi, Mari. Siya may pera eh. Kaya tis-tis na lang muna tayo, ha? Mamimiss kita. Mamimiss din kita. Pero huwag kang mag-alala. Iiwanan kita ng panggastos para may magamit ka habang wala ako. Chanelia, may sakit ko pala si Chong? Oo, Rico. Nirarayuma siya. Hindi nga makatayo eh. Pareho pa kaming may naaramdaman. Pareho kami hinuupo. Ay, ito ang hirap na kayong dalawa lang eh. Lalo na kapag pareho kayong may sakit. Wala naman kami magagawa. Kinalimutan na kami ng pinsan mo. Siguro, dahil yun sa hindi niya na kami kailangan. Kung malapit lang ho dito ang tinitirahan ko, lagi ko po kayong pupuntahan. Ang usok naman. Ang init pa. Kaya siguro ako nagising. Mabuti. Buti pa rin muna ako ng tubig. Para mawala ang pag-ubo ko. Surog! Bakit ba? May surog! Wala kailangan ka po! May apoy daw! Masilip ka! Natayo ako dito! Rico! Bakit sa lalamuna? Bakit ba? Jumping! Jumping! Minsan jumping! Surog! Jumping! Patpangusok! May surog! Kailangan pa kalukas na dito! Wala kailangan po! Tumayo! Kailangan pa kalukas na dito! Naglolo! Tulungan niyo kami! Tulong! Sino sila? Ikaw ba si Myla? Oo. Ako nga. Bakit? Paano niyo ako nakilala? Dahil ako lang naman ang asawa ni Walden. At ikaw naman ang umuubos ng aking salapi. Wala dito si Walden. Siya pagsabihan mo. Hindi dadami ang mga wasak. Ang mga agaw. Ang dapat sa iyo, turuan ang leksyon. Anong gagawin mo? Ibubuhos ko lang man sa iyo to. Mukha ko! Gano'n! Nang matanggap ko ang tawag ng doktor na pinakiusapan mo, nagpunta agad ako dito sa ospital. Rica, pangit na ako dahil sa binuhos na asido sa akin ng asawa ni Walden.
Nanlalambot ako sa sinapit mo, pinsan. Merong pasalamat ka pa rin. Dahil buhay ka pa. At hindi ka nabulag. Wala na ako ngayon may pagmamalaki. Wala na. Sana pala noon po, inawalayan ko na si Walden. Ay, yung talagang hirap eh. Laging nasa huli ang pagsisisi. Pati si Nainay at Itay, dahil sa pagmamahal ko kay Walden. Tama ka. Minsan, kumusta na sila? Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Magpagaling ka ha. At kapag kaya mo na, sasamahan kita sa kanila. Bakit dito tayo sa sementeryo nagpunta? Sino pupuntahan natin dito? Myla, huwag kang mabibigla ha. Bakit? Narito na ngayon sina Siyang Atsyong. Ha? Di kita paintindihan. Bakit naman sila mapupunta dito? Di naman dito bahay namin. Nagkaroon kasi ng sunog sa lugar nyo. At nadamay ang bahay nyo. Ha? Hindi. Hindi na nila na kaya lang lumabas sa bahay nyo eh. Dahil nga, nung panahong yun, pareha silang may sakit. Kaya, nakulong sila at namatay. Itay! Kasalanan ko to. Hindi kayo makakukulong sa sunog na yun kung kasama nyo lang ako. Matawarin niyo ako, inay! Inay! Matawa! Halos maglupasay ako ng mga sandaling yun. Ngunit alam ko, lumuha man ako ng dugo, hindi maibabalik pa. Ang buhay ni Nainay at Itay, ang aking mga magulang, na laging umaalalay sa akin sa tuwing ako'y madarapa. Ngayon, mag-isa kong binabaka ang lungkot ng pag-iisa. Ako po si Myla, at ito ang aking buhay. Hindi matutumbasan ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga magulang. Kaya sana, ito ay matutuhang pahalagahan ng kanilang mga anak. Pangarap si ganap, Chiquit del Carmen Amor, June Legazpi, Phil Cruz, Susan Robles, Yunel Benamin, at Rosana Villegas sa papel na Myla. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legazpi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.